Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang papalapit na ang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ating pinalalalim ang ating pagkilala sa Kanya sa mga pangalang ibinigay sa Kanya sa banal na kasulatan. Ang mga talatang O Antiphon ay mga pangalang bigay sa Mesiyas na nababalot sa misteryo ng ganap na pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ating pagninilay sa mga ito, bawat araw ng ating simbang gabi, hilingin natin ang mas malalim na pagkilala kay Hesukristo na Panginoon nating darating. Ikalimang araw o Oriens, pakinggan po natin ang salita ng Diyos.
Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakarang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Sebulong at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Hesus, sinag ng liwanag ng bagong pag-asa, halina at pumarito sa aming piling. Halina, Hesus, halina. Maghanda darating ang Panginoon, itubid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Mga kapatid, sa uling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, ating pagninilayan ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, Hugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon.
kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakin at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari-ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi't tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta sa iisang Diyos ang marunong sa lahat sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
Maligayang pagdating at pagbabalik dito po sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Palapakan natin ng Poong Jesus Nazareno. So, konting ano lang po, no? Paliwanag para hindi po tayo maligaw. Ngayon po ay Linggo, nasa ika-apat na linggo tayo ng Adbiento. Kaya po nasindihan na at kompleto na ang kandila ng korona ng Adbiento, na ibig sabihin talagang tuloy na ang Pasko. Tuloy na ang pagsilang, no, pagdiriwang ng pagsilang ng Poong Jesus Nazareno. Hindi na ito mapipigilan at walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapigil para ipagdiwang ang, no, ang araw na ito. Okay po ba? Okay. Pero dahil Adbiento, dapat ay kulay asul. Okay po, no? Kasi violet pag Adbiento. Pero suot ko ngayon ay puti, kasi bukod sa ika-apat na linggo ng Adbiento, ang misa natin, bagamat linggo, ito po ay ika-anim na anticipated simbang gabi. Nasa ika-anim na tayo. In case hindi nyo alam, meron tayong anticipated simbang gabi at nakaka-anim na gabi na tayo. Tama ba? Anim, baka may mali ako. No? Ka-anim. Okay. So, kamusta po? Kung ang kandila, kompleto na, ito na yung huling linggo. So, kung bibilang tayo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, pagdating ng Biyernes, Pasko na. O, di ba? 20 ngayon. December 20. O, di ba? December 25. Isisilang na. Hindi nyo alam. Tulala. Walang alam sa paligid na nangyayari. Bakit nga ba tulala? Di ba? Eh, lagi naman tayong pinapaalalahanan. Linggo-linggo, sabi, maging handa kayong lagi. Sabi naman ng ikalawang linggo, pagsisihan ng mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Sabi naman nung ikatlong linggo, ito yung nagsusumigaw sa ilang. Diba? Maging nagliliwanag, magsilbing liwanag. At ngayon, ang ipinagsisigawan sa atin, na bagamat kitang-kita ako sa mga mukha ninyo, nahihirapan akong kumbinsihin kayo, pero hindi na ako ang kukumbinsi, kundi ang ating pagdiriwang. Ang sabi sa linggong ito ay matuwa. Matuwa ka. Di ba ipinahayag ng anghel kay Maria, matuwa ka, magsaya ka na. Dapat masaya tayo. Huwag mong hayaan kunin yung kaligayahan na nasa iyo. Walang ibang pwedeng makakuha niyan kung hindi mo papayagan. Magiging desisyon mo kung magmumokmok ka, magiging desisyon mo kung mag-i-emote ka lang, magdadrama ka dyan, o wala lang, malungkot. Nasa sa iyo yan. Kasi kay malungkot ka, o kung anumang pangit na emotion o ugali ang paiiralin mo, tuloy ang Pasko. Okay po ba? Parang hindi talaga kayo excited. Bakit nga ba? Yan ang aalamin natin, kasi meron pa naman limang araw at ibinibigay sa atin sa ika-apat na linggong ito yung aral na dapat nating matutunan mula kay Maria na piniling maging ina ng Diyos. Balikan ko lang ng konti, no, para mabilis tayo. Noong unang araw, ipinakilala sa atin si San Juan Bautista. Diba, sabi po, no, siya yung liwanag. Siya yung nagsilbing liwanag para makilala ng mga tao si Kristo na hinihintay ng lahat. Ikalawang gabi, ipinakilala sa atin kung saang lahi nagmula o magmumula si Kristo.
Narinig din natin sa unang pagbasa, di ba? Ang sabi ng anghel kay David o ni Nathan kay David na ipinasasabi ng Diyos, sa lahi mo magmumula ang magiging hari ng magpakailanman. Di ba? Oh, sabi doon, yung pinakahuling pangalan, si Jose na asawa ni Maria na magiging ina ni Jesus. Kaya't nung ikatlong araw, narinig natin si Jose na nagdadalawang isip, paano nga ba nalaman ni Jose na buntis na si Maria? Diba doon po sa eksena, sabi ng anghel, huwag kang matakot, pakasalan si Maria. Kasi ang kanyang ipinaglilihi ay mula sa Diyos. Okay? Ika-apat na gabi, ipinakilala sa atin yung unang karakter na narinig natin, si San Juan Bautista. Sa pamamagitan ng kanyang mga magulang, si Zacarias at Elizabeth, sila ang magiging magulang ni Juan Bautista. Okay? Kagabi naman, dahil Sabado, ito din yung narinig natin, si Maria. Ngayong gabi, inulit si Maria. Di ba? So, pag inuulit, ibig sabihin, mayroong mas importante na dapat tayong matutunan, lalo tigit sa panahong ito, para tayo mas maging masaya. Kasi nga, di ba, kung mapapansin ninyo, maraming malungkot na tao ngayon. Marami ang dumaan sa depression, marami ang nawala ng trabaho, marami ang disappointed, marami ang lutang magpasa hanggang ngayon. Kaya siguro talagang itinaon na dalawang araw nating pagnilayan ang halimbawa ni Maria. Ito na ngayon. Para na baka makatulong, no? Maibsan yung lungkot mo at palitan natin ng tuwa. Palitan natin ng saya. Makita natin na walang point para maging malungkot. Walang dahilan para manatili tayo sa lungkot. Ano ba nangyari kay Maria na nangyayari din sa atin ngayon? Sabi po sa unang bahagi, si Maria ay nakatakda ng pakasal kay Jose. Sabi nung ikatlong araw, si Jose ay nakatakda ng pakasal kay Maria. Naghahanda na si Jose kung saan niya ititira yung bahay, paano niya bubuhayin si Maria at ang kanyang magiging mga anak. Ilan kaya yung pinag-uusapan nilang magiging anak? Nakaplano eh, pinaghahandaan. Hindi ginagalaw ni Jose si Maria kasi hindi dapat ganon. Di ba? Hinihintay yung panahon na pag nakasal na, saka palang magsisiping ang dalawa dahil sila ay magiging isa. Sila ay mag-asawa na. Pero ito na, handa na lahat eh. Di ba? Pero sabi ng anghel, ito ang plano ng Diyos. May plano na si Maria at si Jose. Pero ito ang mas plano ng Diyos. Paano yun? Nakakatakot naman. Paano yun? Eh kapag nalaman ng mga tao na buntis na si Maria na hindi pa sila nagsasama ni Jose, pwede siyang batuhin at patayin ang taong bayan kasi ituturing siyang marumi. Dahil pumatol siya sa iba. Nakipagtalik sa ibang lalaki. Eh, may kasintahan na. No, engaged na kay Jose. Lagot siya. Biglang nag-iba ang buhay ni Maria at ni Jose. Lalo tigit si Maria, iniba ng Diyos ang kanyang plano. May plano si Maria, may plano ang Diyos. Pero nang maintindihan ni Maria yung plano ng Diyos,
mas naging panatag si Maria, mas naging maligaya si Maria, at mas ikinatuwa ni Maria. Kaya, di ba ang sabi, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin kung ano ang plano ng Diyos sa akin. At yun yung importante matutunan natin. Ano ba yung mga plano natin na hindi natuloy? Ano ba yung mga plano natin na naudlot, na nagiging dahilan, kaya malungkot ang marami sa atin? O buksan natin ang isipan natin. Of course, no, nakakalungkot yun. Plano mo sana mag-abroad ngayong taong ito. At matindi, nakakalungkot, bukas, aalis ka na eh. Flight mo na bukas. Biglang nag-lockdown. Paano na yung mga plano ko? Marami mga nasa abroad, plano na nila eh. Diba? Pinaghahandaan na nila yan eh. Nag-ipon na nga ang mga yan eh. Para pag-uwi, kasi dito magki-Christmas, magre-reunion. No? Eh, nag-lockdown din. Walang flight. At ang matindi, marami kang pinangako. Sige, akong bahala dyan. Bibiling ko yan. Iriregalo ko sa iyo yan. Why? Nakakalungkot. Isa ka sa nawalan ng trabaho dahil sa pandemyang ito. Ano pa ba? Plano niyong magpakasal ngayong taong ito. Pero, nag-quarantine, nag-lockdown. Hindi pwedeng merong mass gathering. Hindi pwedeng maraming bisita. Ikinalungkot mo. Hindi naman sinabing bawal magpakasal. Kaya lang yung plano mo, in grande. Eh, ang plano dapat ng Diyos, ang gusto ng Diyos, simplihan lang natin. Pero hindi natin sinunod. Kasi mas nagdrama ka. Sinisi mo pa yung pandemya. Ah, matindi ito. Sa panahon ng pandemya, nabuntis. Ba yan? Panahon pa ng pandemya, nakabuntis pa? Nambuntis pa? Eh sabi nyo, wala ito sa plano ko. Eh kaso, may plano ang Diyos. Hindi ko lang alam kung bakit nga, no? Kung bakit nabuntis, bakit nagdalang tao. Eh sabi ng mga babae, ayokong magbuntis. Masisira ang figure ko. Ayokong magbuntis kasi meron akong business offer. Yung karir ko, paano na? Kasalanan patuloy ng bata. Kasalanan patuloy ng babying nandiya dyan. At ngayon, kasalanan mo to, Lord. Bakit nagkaganito ang buhay namin? Kaya tinan mo, ang lulungkot. Tinan nyo ay mga katabi ninyo. Malungkot. Takot kayo, no? Kasi pag tininan nyo, baka ma-virus. Pero di ba? Gugustuhin ba natin maging malungkot? At gugustuhin ba ng Diyos maging malungkot ka? Eh kung tutuusin naman, marami pangyayari sa buhay natin ang wala sa plano o hindi mo plinano, pero ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang plano ng Diyos, yun yung dapat nangyayari. Pero hindi natin na-appreciate yung mga ginagawa ng Diyos sa atin kasi nga nakatuon ng isipan natin sa kung ano ang gusto natin. At hindi natin binubuksan ng isipan natin na baka ito ang gusto ng Diyos. Alam niyo, isang malaking pagbabago na mangyayari. Alam niyo, sabi ko, no? Taon-taon, paganda na ng paganda yung translasyon. Di ba po, no? Napansin niyo po? Malaki yung improvement natin taon-taon. At may mga plano na para sa January.
kung ano yung mas magiging mainam, kung ano yung mas magiging maganda. Sabi ng Diyos, okay, maganda yung plano. Pues, ito ang plano ko. Simple celebration ng traslasyon. Pero kung igigiit natin yung plano natin, hindi, dapat may precision, dapat ilabas ang Nazareno. Ito ang plano ng Diyos marahil. Sino ba tayo? Tayo ay alipin lang. Pag sinabing alipin, susunod lang tayo sa gusto ng amo natin, sa gusto ng Panginoon natin, susunod lang tayo. Pero pag ininsist natin yung gusto natin, magkakaroon ng resistance. At pag nagre-resist, mas nasasaktan tayo. Pinaplano na ng Diyos ang buhay mo, ang buhay natin. Pinaplano na ng Diyos yan. At bahagi dyan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pwede tayong mahirapan, okay? Paano na ang buhay natin sa 2021? Nawalan ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay. Paano na ang 2021? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May plano ba ang Diyos na napabayaan yung kanyang mahal sa buhay? Wala. Ang napapariwara ay yung ayaw sumunod sa daloy ng plano ng Diyos. Kaya, sabi ng anghel, matuwa ka na. Mas piliin mong matuwa kesa ang manatili ka sa takot. Kaya sabi din, huwag kang matakot, Maria. Kasi ito, napakaganda ng plano ng Diyos. Para bang manager, no? Ito ang gagawin ko. Para talaga, para sa'yo ito. Sumunod ka lang. Ha? Sunod lang tayo. Baka, hindi pa man nakikita natin ngayon, pero mas magiging maganda ang 2021 natin. Mas magiging mabuti, mas magiging maayos ang buhay ng bawat isa kung tatanggapin lang natin na lahat ng nangyayaring ito, inaayos na ng Diyos. May magandang mangyayari dahil maganda ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang tulad ni Maria, maging bukas at tanda ang ating mga puso at isipan sa mga nais at kalooban niya sa ating pamumuhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging bukas nawa sa pagdaloy ng banal na Espiritu, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at diakono upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Katulad ng Birheng Maria, maging sensitibo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan, sa paggalaw ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang mga hangad at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, matuto nawa tayong umalinga, tumulong at magmalasakit sa mga dukha, mga nag-iisa at napabayaan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, maging matatag nawa ang loob ng mga kapatid nating frontliners at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sama namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng banal na Espiritong banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, na tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng mga salanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa poon na darating. Kapayapaan atin nang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunhi sa hari ng Israel. Ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Konting paalala po, gaya ng nabanggit ko, ang December 25, ay Biyernes. So marami po napupunta pag Biyernes dito sa simbahan ng Quiapo. So abisuhan ko na po kayo, ha? Para hindi po medyo mairita, hindi magalit. May mga designated entrance at exit lang po. Maging sa labas, no, yung mga kapulisan, barangay, mga volunteers natin ay i-guide kayo kung saan kayo dapat pipila kung gusto nyong makapasok ng simbahan. So sana po, no, para pagpunta nyo pa lang dito, pag dito kayo dumaan sa Karyedo, sasabihin sa inyo, doon po sa Villalobos ang pila. So iikot na naman kayo. So dapat condition kayo doon para hindi po nasisira yung mood ninyo na gusto nyo lang naman magdasal. Kaya lang, siyempre, gusto din namin masigurado yung kaligtasan ng bawat isa. Hindi lang virus yung kailangan natin paghandaan, kundi yung mga
iba pang mga trahedya at kapahamakan na pag nagpabaya tayo, maaari tayong madisgrasya. Kaya sana po, no, huwag kayong magagalit, huwag kayong magmumura, huwag kayong maiinis, kundi sundin lang po natin yung mga guidelines na ipinapatupad. So sana po, kung di man tayo makikita na sa susunod na araw, eh, Merry Christmas. Sa Friday tayo magkikita-kita. Okay po? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila, mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.